Hello! Good morning, guys! Time check tayo. 9:46. So, ang gagawin ko ngayon... Wait lang, kaya harap ko yung camera. Hello, everyone! I'm Karen Achalar. Ito yung unang-unang video ko sa YouTube. Ay, hindi! Hindi unang-una. Ito yung unang-unang pinaharap ko yung mukha ko. So, ang gagawin ko, nababasa nyo naman sa title, tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung automatic washing machine. Yung sa mga hindi bilang ito nakakalam, pero yung mga meron na nun, syempre alam nyo na yun. Syempre, hindi naman natin pwedeng gamitin yung washing machine natin na wala tayong lalabahan. So, eto na siya. Ang dami-dami. Siya, ilalak mo talaga siya at yung zipper niya kailangan talaga nakalocked. Kasi pag sa washing machine to, masisira yung pants mo, yung short mo and pati yung washing machine masisira din kapag may nahulog siyang botones. Kaya pag ganyan secured siya na hindi siya ma-tap. Tip number one. Ito. Same din to sa mga gloves nyo, sa mga ganito, yung may mga botones na damit nyo, ibobotones nyo din siya at kailangan balik, nakabaliktad din siya. Meron pa pala, tip number 3, yung mga bulsa-bulsa ng mga pants, yung mga bulsa ng pants, shorts, kailangan chine-check nyo yan talaga kasi yung mga barya, pag may naiwang mga barya dito, pag ginamit nyo siya sa automatic washing machine, sensitive, walang mga naiiwan na barya or mga, yung mga matitigas na bagay sa mga shorts nyo. Kasi pag ito nahulog, sisira talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi meron mga instance or mga yung mga nalilimutan nating tanggalin yung mga barya, may mga barya-barya tayo dito, yun yung nakakapagpasira sa washing machine natin. Kaya kailangan tinatanggal natin siya. Yung mga barya natin. Kaya chine-check ko talaga yung mga bulsa. Tapos ko na pala at may mga, kung napapansin nyo, may mga ganito ako. Ang tawag dito, mesh net o laundry bag. Ganon. Kung hindi ako nagkakamali. Ganon yung alam ko eh. Pero, ang alam ko lang nagamit nito is yung mga underwear natin. Di ba sensitive yung mga yan? Hindi pwede siyang
winawashing, kaya ang gamit ng mesh bag, nilalagay mo yung mga underwear dito, ayan, siya yung magpro-protekta ngayon sa mga underwears nyo, ayun, yung mga pantalon nyo na, di ba pag yung pantalon natin nawawashing, nag-dryer, lumalawlaw, eto naman yung magpo-protekta sa mga pants nyo, yung damit nyo naman na hindi pwedeng i-washing, yung mga malalambot na pag winashing mo siya para mapupunit, yung gano'n, dito mo din siya ilalagay, yung mga malalaking ganito. May sarili na siyang faucet. Kasi itong automatic washing machine, nagsasarili na siyang lagyan ng tubig, yung lalabhan. Itatapon. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano yung process nito. Wait lang kayo. So, eto guys, yung may lagayan na dito ng sabon. Yung powder. So, powder, tas ito yung liquid detergent. Ito naman yung Fabcon, yung sa fabric conditioner dito banda. Ayan. Pwedeng, pero ito kung tinatanong kung curious kayo kung powder or liquid ba, pwede bang isa lang or dapat dalawa yung ilagay? Ang sagot diyan, pwedeng isa lang. No? Ayan. Tapos ito naman, itong nakikita nyo ngayon, natatanggal yan at dito nakalagay or dito nasasagap lahat ng dumi sa lalabhan niya. Ayan, natatanggal and then huhugasan mo din to after malabhan. Ayan, maglalagay na tayo. Tip number, bahala na kayo dyan. Ayan, maglalagay, pangunang inilalagay kasi sa washing machine yung mga magagaan. Kaya uunahin natin ilagay yung mga magagaan. Nasa manual niya kasi yon na yung magaan. Kasi pag nag-spin siya, kung mas mabigat yung nasa ilalim at yung mas magaan yung nasa ibabaw, may possibility na tumalsik siya. Kaya mababasag yung salamin niya. Ayan. Lagyan na natin siya ng sabon. Ayan. Champion. Baka naman. Oh, baliktad. Ayan. Wait lang. Baka hindi makita sa camera. Nabablock. Pag, syempre, pag punong-puno naman yung washing machine natin, pupunuhin din naman natin to. And then, ako kasi nilalagayan ko din siya dito. Para sobrang bangos. Ayan. And then, Downy, baka naman. Oh my God! Wow!
Ito pala, kung blanket yung nilalabhan mo, ayan, dito ka, mamimili ka dyan. Ayan o, normal. Kung jeans naman siya, jeans, speedy, delicate, blanket, ayan, baby care, padding, eko. So, yung gagamitin natin is yung normal. Kasi, yung mga normal na damit lang naman din yan. Tapos, yung water level, bibili tayo kung gano'ng kadami yung tubing na ilalagay natin. So, pupunuin natin ngayon siya. Ang puno kasi nito ni Sharp, ayan, 49. Tapos, yung wash, kung gano'ng katagal mo siya lalabhan. Every, ano niya. So, 10 minutes yung pag-wash niya, pag-banlaw niya, and 10 minutes din sa sa Downy, yon, or Fabcon, I should say. Downy naman talaga yung gamit ko. Tapos, eto, rinse. 3 times natin siya para mabango at malinis talaga siya. Yung spin niya is 6 minutes, every 6 minutes. Ayan, okay na. Then, start na natin siya. And guys, baka hindi nyo makita or nakikita nyo naman. Ayan siya. Ayan. So, nilalagyan na siya ng tubig. Ayan. Gagaling siya doon. At nahuhulog na din yung powder na nilagay natin kanina. Ayan siya o. Hintayin lang muna natin siyang mapuno, guys, at ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya maglaba. A few moments later. Ayun, guys, nakalimutan kong mag-update kanina kung nung nalalaban na siya. Pagtingin ko na i-spin na siya, ayan. Ganyan siya, mag-spin. Ayun guys, after na spin kanina, yung nalabhan siya, babanlawan naman niya yung mga damit. Ayan o, oh. Ayan. Naglalagay na naman siya ng tubig, mapupuno na naman yan, tapos iikot-ikutin na naman niya, parang yung pagpapaikot-ikot niya sa'yo. Joke lang. Oh my God! Ayan, pag napuno yan, i-wash-wash niya ulit yan. Tapos, i-spin niya ulit. Ay, hindi, pagkatapos niya malabhan yan ay banlawan. Tatanggalin na naman niya yung tubig, tapos i-spin na naman niya. After may spin, babanlawan na naman kasi tatlo yung pinindot natin kanina na rinse. Tatlong beses niya babanlawan. Pero yung pangatlo, may Fabcon na yon. Yun na yung mabango na. Pero yung dalawa, yun yung babanlawan niya yung sabon niya. Ayun. Update ko kayo ulit mamaya, guys. Pag natapos na siya. Many hours later. Ayun, guys. Tapos na pala yung, ano, yung nilabhan natin kanina. Wait lang. Iyasin ko lang itong camera natin. Tapos na pala siya. Kasi may ginawa ako, hindi ko tuloy napakita sa inyo kung paano siya nag... Basta nung nabanlawan siya ng dalawang beses na tinapon niya yung tubig niya, nag-spin and then Fabcon, tapos tinapon niya ulit yung tubig niya, then nag-spin ulit siya. Ganun lang naman yung process niya, tapos eto na siya. Ayan na, ready to, sampay na siya. Thank you for watching, guys. Kung nagustuhan niyo po yung video ko, please like, share, and subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos.